Mismong Warriors owner na nga mga idol ang nagsalita patungkol nga dito kay Kevin Durant at sa paglipat niya sa Warriors. Si Joe Lacob nga mga idol ay nagdesisyon na. Ayon nga sa number 1 Warriors reporter na si Anthony Slater, hindi niya nga daw inaasahan na may gawing malaking move itong team ng Golden State this offseason. Nang dahil nga daw sinabi na ito nga ni Joe Lacob na he doesn't want to fall off a cliff once this core ends. He wants to compete forever. Ibig sabihin niya mga idol, ayaw ni Joe Lacob i-trade ang mga young player ng Golden State ngayon. Sila Wiseman, Kuminga, Moody at pati na rin si Jordan Poole. Ibig sabihin niya mga idol, out na ang team ng Golden State sa paghabol kay Kevin Durant. Warriors owner na nga mismo ang nagsabi mga idol na ayaw niya nga daw humina ang team ng Golden State once matapos na yung era ng big three nila na si Curry, Clay, Draymond. Gusto niya nga makapag-compete sa championship sa NBA title forever. Kaya nga mga idol, sa pahayag ni Joe Lacob na ito ay siguradong 0% chance na na matrade pa itong si Kevin Durant sa team ng Golden State, which is matalinong desisyon nga para sa owner na si Joe Lacob. Naghahanda na nga siya mga idol for the future. Hinahanda niya na ang team niya para nga sa hinaharap. At ayaw niya ngang i-trade mga idol ang bright future na itong kanya mga batang player para nga sa 33 years old na Kevin Durant. Kaya naman mga idol, deserving ng kudos ito ngang si Joe Lacob. Samantalang ang team naman ng New York Knicks mga idol ay bad news ang natanggap. Expected kasi na parusahan nga sila ng NBA patungkol sa tampering issues nila dito nga sa kanilang bagong player na si Jalen Bronson. Nagreklamo nga yata kasi mga idol ang team ng Dallas Mavericks dahil nireport nga na done deal na nga daw yung Jalen Bronson to New York Knicks kahit hindi pa nga sila pwedeng mag-usap. Hindi kasi maaaring kausapin ng mga NBA teams mga idol ang isang free agent na player hanggat hindi pa pumapasok sa free agency. E samantalang etong si Jalen Bronson at ang team ng Knicks mga idol ay pagpasok pa lamang ng free agency ay parang tapos na agad ang kanilang deal. Ibig sabihin na lumabag ang Knicks na bawal kausapin ng mga free agents hanggat hindi pa nga nagbubukas ang free agent market. At alam nyo ba mga idol, grabe nga ang parusa pang ikaw ay naging guilty pagdating sa tampering. Maring ang umabot sa $10 million ang maging parusa mo. Pwede ring masuspinde ang mga executive ng teams, tapos pwede pang mawala ang kanilang mga draft picks at ang worst ay pwede pang i-void, pwede pang basurahin ng NBA ang kontrata ng mga player na bagong sign sa team na iyon. At sa kaso nga ng New York Knicks mga idol, may kapangyarihan ng NBA na i-void nga yung 4-year contract na sinign neto ni Jalen Bronson sa team ng New York Knicks. Kaya nga mga idol, siguradong kabado ang team ng New York Knicks ngayon dahil expected na nga na paparusahan sila. Hindi na lang titingnan kung guilty or not guilty, sure na nga na guilty sila. Pero anyways mga idol, panghuling balita na nga tayo, Ja Morant tuwang-tuwa sa bagong player nga ng Grizzlies, ang kanilang rookie na nasa 2-way contract na si Kenny Lofton Jr. Kahit medyo chubby siya mga idol, malupit pa nga rin ang galawan. Panoorin natin ito mga idol. At yan na nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!